Laging nagda-diet at mahina kumain. True ba ito? Ipagtanggol mo sarili mo. False na false po yan. Talaga ba? Naku, ma'am, never. Ma'am, hindi po talaga totoo yan. Uy, ginawa ko! Uy! Answer pa lang ko ba? Uy! Hindi ko. Uy, in fairness, magandang buhay, ha? Magandang buhay! Yes! So, lilipat na tayo sa ating kusina. Halika na. Kaya tayo may kusina. Ma'am, sabi mo kayo, sino magluluto? Sabi niyo, wala pa kayo. Ako. Hello, Angie! Hello, ayan, dito tayo. Nag-good morning ka pa sa akin. Nag-good morning din ako sa'yo. Diba? Nag-good morning pa ako sa'yo kanina. Pero hindi talaga totoo yung mahina siya kumain. Yeah. So today, wow, vlog pala to. So ayan na nga, nagkagulatan na ang lahat. Ito na nga ang tanong. Si MJ, bakit mo sinabi hindi totoo yan? Ang lakas-lakas po niya talaga kumain. As in, ako yung mahina kumain pero ako yung mataba. Siya yung malakas kumain pero hindi tumataba. Grabe, Day. As in, kakain ko lang parang ayaw tumigil ng bunganga. Bunganga ako talaga mag-muya. Talaga? So bagay, sino ba makakakita nung kundi yung laging kasama, di ba? At kaya ka nandito sa kusina. Yes, dahil magluluto tayo ngayon ng favorite ni ate na adobong baby pusit. Ay, super! Kailangan talaga baby. Ewan ko, gusto niya baby. Ano mga ingredients ba natin dito, MJ? So, meron tayong baby pusit, oil, garlic, onion, toyo, suka, kamatis, oysters, seasoning, sugar, bay leaf, paminta, at silig green. Ito ba, MJ, lagi mo bang pinapagluto si Erich o first time mo ito? Lagi po talaga. One call away niya ako pag alam niya wala akong gagawin. Sabi niya, Jay, I'm hungry. Sa bahay na yan siya nakatira, actually. Ah, meron siyang ano, yung lamia ba? May lamia ako. Meron kasi akong online business na nagluluto din ako ng food. Ah, ano ito? Lamia. Lahat po ng gusto nyo, for example, meron kayong kinikrave na something, just tell him lang and then he will cook it for you talaga. Super sarap. Wow. So magigisa na po tayo. Pero na. Pag mga nasa kuan kayo, nasa social na restaurant, ano yung mga in-order nyo usually kayong dalawang magkaibigan? Meron akong kwento. Alam mo, pag mga ganyang social, syempre, dapat pag Erich Gonzalez ka, dapat syempre pagpasok mo doon, pitit lang yung kakainin mo. Yung mga very sweet lang. Tapos, kunyari, masarap yung food. Eh, maraming pumupunta doon to get food. Tapos, pag alam niyang, parang sabi niya, Jay, I'm hungry pa. So, ako na yung pupunta. Pero para sa kanya yun. Ayaw niya nang bumalik, nahihiya na siya. Uy, grabe talaga. May ilang round na yun, Day. Mapaghalataan tayo. Talaga, promise. Gifted talaga siya dyan, sa ganyan. Alam mo, mula hinliliit mo sa paa hanggang sa dulo ng buhok mo, wala akong makita na malakas kang kumain. Pero ito, ma-amaze ka nga sa kanya. Ikaw, kain ka na kain, tumaba ka ng 10 kilos, siya wala pa. Grabe, no. Sana all ganyan talaga. Ito, MJ, nung 2016, dun kayo nagkasama ni Erich sa Be My Lady. Anong assumption mo sa kanya? Natakot talaga ako sa kanya. Bakit? Ba? Yung meron ka ba ako sa past life? Hindi, kasi parang pag tinitingnan mo siya, ako kasi first show ko yun. So, as a singer, wala pa talaga akong background sa life. Kahit Bisaya ka na, kasi pag Bisaya, alam mo naman na hindi ka matatakot eh. O yun nga, pero strong ba yata ang mga person? Wow, strong ba yata? Well, anyway, tapos nakita ko siya sa photoshoot namin for Be My Lady. Na starstruck ako ba, tapos kinabahan ako, tapos siya yung nag-effort talaga na parang, hold me, we have to look like we're really friends. Dapat mukha talaga tayong mag-best friend dito kasi best friend role na. So siya yung nag-effort, nagbaba siya sa akin, ganyan. So ako parang, natakot talaga ako. Pero gumawa naman siya ng effort talaga at parang, mga ilang months or ilang days lang talagang mas gumaan na yung loob mo kay... Parang siya kasi, nung nag-start kaming mag-shooting talaga, nagpa-movie siya sa amin, nanlibre siya ng movie sa aming dalawa nung ni Karen. Parang get to know each other talaga ba? Para syempre, para hindi na mahirap pagdating sa set, para rin sa director, sa lahat, para fighting agad, start na. So yun, parang kinilala talaga namin yung isa't isa din, and then I told him, sabi ko, if you need anything, ako lang, I'll be your ate here. So, ilang years na yun, Jay? 16? Grabe. Tagal na rin ang ilang. Six years na. Friendship. Ang friendship nyo namalayan kasi ganun kagaan. Oo talaga. Diba? Sabi ko sa kanya, hindi lang ako pang taping friend ha. Oo. Lifetime kasi na kasi meron ganun yung taping friend. Wow, sorry po sa mga taping friends. Yung wala naman tayong problema din sa kanila.
lang talaga yung time. Pero ano na nangyari dyan sa pusit na yun? So ito, sinusute ko lang siya ngayon. Ang technique sa pusit, dapat hindi natin siya sobrang i-overcook kasi para malambot siya pag kinain. Kasi magiging rubbery siya. Oo, yung parang ano, parang naubos mo na, pero may nunguya ka pa. Wala nang palubuhin. Wala nang lasa, pero may nunguya mo pa rin siya. So dapat alam mo, natatakam na si Erich. Nakita-kita yung kita ko talaga sa mukha. Kita mo yung pagluno ko na laway, Dai. Ang layo mo, nakita ko kayo. Alam ko yan, nagbata ka. Sabi, ah, ang tagal. May gutom na pong ganito. Masili yung gay ba? Oo, mamaya. Pero kay Erich, para sa'yo, ano sa tingin mo, bakit kayo nag-swak ni MJ? I think yung personality namin na gusto din talaga namin, happy lang, magaan lang, good vibes. Good vibes. Di ba, hindi naman talaga maiwasan yung problema. It's just, you just have to know kung paano yan malagpasan. And then always see the brighter side lang ba all the time and yung mga good things. And ganun si MJ. Ganun din yun siya. Okay. Instead of dwelling sa mga negative or hindi magagandang bagay, tawa na lang siya. Correct. Tawa na lang. O, enjoy na lang tayo. Pero habang nagluluto ka dyan, MJ, si Erich naman, meron siyang mystery box sa likod niya. Yes, wow. Ayan. Wow. Ayan. Ang daming panda. Magandang buhay ba? Na hindi mo nalaman, di ba? Okay, may ipis talaga yan dyan. Naglalaman niya ng mga iba't ibang bagay na may kinalaman sa friendship ninyo, Earth. At saka dudukot ka lang ng isa-isa dyan and then i-share niyo sa amin kung ano ang kwento sa likod ng gamit na yan. Is it true or not true? Uy, kamay mo, Jude. Fighting? One lang? Isa-isa lang. Okay, go. May buhay ba dito? Hindi natin alam. Jay Young. Uy! Okay. Okay? Parang plastic to. Sige, hugot mo ng... Ay, ihugot mo na. Lahat? Hindi man. Titingin ako, syempre. Oo, titingin ka. Para naman akong buwang. Tingnan ko na. Oo, go. Tingnan mo na. Ang galing ko na. Ayan. Ay, anong kwento? Sa heart. Jay, baka friendship over tayo, Jay. Ayusin mo yan, Jay. Kasi siyempre nakita ko talaga yung down moments ni ate. I was there. Yung nalugmok siya hanggang sa nag-rise up siya. Nakita din niya. Diba? Kayo lang po ang hindi. So ano, doon mo talaga masasabi na very professional siya in handling things like that. Kasi kaya niya. Ano talaga siya ba? Yung fighter. Kaya idol ko yan si ate talaga. Kasi parang believe talaga ako sa kanya. Simula pa lang nung nangarap siya. Tapos ngayon, so pati sa pag-ibig. Kumbaga parang... No. Da? You can't. Kaya maganda yung pagkalagay ng band-aid. O, di ba? Next. Napagtagumpayan. Okay. Tarawang nga doon na doon ba? Go. Kinakabahan ako ba? Pamaya may text na si ate sa akin. Ano sinabi mo doon kanina? Ay, ano to? Ay! Saan na? Kulaan? Tow truck! Ang sana? Hindi, my lady, naalala mo yung natirikan ako ng 10 p.m. Oo. 10 p.m, nagbaklas kami sa second location ba? Tapos natirikan ako sa in the middle of nowhere. Nasira tapos, yung sasakyan mo? Nasira yung sasakyan ko. Nagbayad ako ng parang 30,000 na tow. Ate, wala akong pera. Pwede, sabi niya, sige, go, Jay. I'll give you money. Ganyan. Sobrang generous talaga. Sobra talaga yan siya. Actually, kahit ngayon talaga pag sinabi ko, te. Ginawa niya kung yung bangko. Siyempre, pag may extra, share the blessings talaga, yes, diba? Yes. Kaya ang blessing, balik ng balik. Balik ng balik sa kanya talaga. Hindi na-touch ako noon kasi siyempre first ano namin yun, diba? Wala pang isang taon. Oo. So parang for her to trust me, wow. Speaking of Jay, bilang medyo successful ka na sa buhay, baka pwede na maningil, no? Saktan dito. Parang lista na sa hangin, ha? Ito na kasi, bayaran ko na yun. Sabi niya, no need na ako. Makahinga siya. Akala ko, ibang Erich G. Iba talagang Erich G. Talagang sobra talaga amazing. Alam niyo ba na nagbigay siya ng pagkain dito sa Magandang Buhay? Para sa staff. Oo, sobra talaga. Okay lang, hindi na yan. Sobra talaga yan. Hindi! Ako sa prinsip ko, para sa lahat para ito, sa lahat ng nandito. Correct. Kaya, speaking of generous, talagang number one yan si Erich. Correct. Ayoko na, oy. Parang na ano, very sweet. Kasi naglagay na din ng pa-sweet itong si MJ. Ano na nangyari sa, ano yung nilagay niya? Ano na yan? I put a little bit of sugar lang. A little bit. Alam mo na, kasosyal talaga mag-ganto. Feeling ko talaga, ano, professional. Naglalagay niya magluto ni MJ. Ay, nag-aral yan siya talaga. Na chef yan. Totoo yan siya. Akala mo lang hindi. Ang swerte naman natin.